Ano po ba ang tunay na tagumpay? At ano po ba yung sukatan ng tagumpay? Sa nilaki-laki ng mundo, sa dinami-dami ng mga taong nabuhay sa mundo simula nung lalangin ng Panginoong Hesukristo ang mundo hanggang sa katapus-tapusan at kapuspusan ng kalat-lahatan sa darating na mga panahon, ang tunay na sukatan ng tagumpay lamang po ay walang iba kundi si Jesus. It's Jesus Himself. Pansinin po ninyo, Old Testament times, marami mga prophets, marami mga revelation ng Panginoon sa mga propeta, tama po ba? Moises, Elijah, marami pong mga tanyag ng mga tao sa Old Testament like David, like Samson, Joshua, and all that, you know, madami pa. Tunay mapiyo. But kung titignan po natin mabuti, lahat po ng mga taong ito nagfe-fail, bumabagsak. May mga kahinaan, may mga bagsak na kalagayan. Pero ang mga taong ito ay nagkaroon ng tagumpay dahil sila ay nanangan sa Panginoon. Or should I say, ang Panginoon ay sumasa kanila. Kaya kung wala ang Panginoong Hesukristo, maski sa Old Testament pa lang, walang tagumpay ang mga sikat na mga Old Testament figures na ito. Not until, sabi ng Bible sa Galatians, at just the right time, the Son of God was born of a woman, born under the law. Ibig sabihin, nabuhay siya dito sa mundong ginawa niya. No? Nabuhay siya dito sa daigdig galaxy na ito. Galaxy, planet Earth na ito. Na ang gumawa mismo ay siya, si Jesus. Kaya, ang tayo mga nilalang, kung tayo ay alam natin kung sino ba ang dahilan ng ating buhay, kung alam lang natin kung sino ba ang dahilan ng lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Walang iba kundi si Jesus. Kung alam lang natin na lahat ng yan ay galing sa Panginoong Jesus, nagtitiyak po natin na sa atin na po ang tagumpay. When we have Jesus, we have everything. Meron po kaming Bible study dati, and one of our sisters told us, may share lang po ko, sabi niya, when we have Jesus, we have everything. Agad po itong nagkaroon ng rema sa akin na, bakit pa ako matatakot? Bakit pa ako maiingit? No? Minsan tayo mga Kristiyano, we tend to envy those non-Christians also. Because itong mga non-Christians na to, parang seemingly sila yung mas matagumpay kaysa sa atin. Okay lang yun. Importante na sa atin yung tunay na tagumpay, the Lord Jesus Christ Himself. Kaya sabi ko po, if you know who Jesus is, kung sino siya sa buhay mo, therefore, ikaw ay matagumpay na tao. You are successful. Sapagkat yung pinakakaaway ng mundo, ang Diablo na si Satanas, ay tinalo na ng tuluyan ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo when He was hanging there 2,000 years ago to give us new life. I mean, Zoe life, everlasting life that only He, the Son of God, the Lord Jesus Christ, can give us. Doon lang tayo magkakaroon ng totoong fulfillment. Fulfillment na kung saan, ito ay fulfillment na hindi pwedeng hanapin sa kung saan-saan. Maliban lamang sa God of Gods, the God of the Galaxy, the God of the Milky Way, the God of the Universe, the Lord Jesus Christ Himself. Okay? So, sana ipanatag natin ang ating mga kalooban na, hey, I am successful. Esensya na po, nagpapagawa po kasi yung kapitbahay namin kaya maingay. So, puputulin ko na po dito, ang totoong successful ay yung merong Jesus sa buhay. Thank you po, and Jesus truly loves us all.